Ay, magandang gabi ho, mga kamping, mga kabunyog. Mga boss, hinabi na naman. Bigay ho lang tayo ng reaksyon dito. Tungkol ho dito vlog ni Aton Enzo. Tungkol ho dito kay Rimulya. Tungkol ho sa kaso ni Governor Digamo. Ang mga kapalpakan ni Rimulya sa kaso versus Tebes sa pagpapatay kay Digamo. Ito pamagat nito. 3 hours ago lang ho ito eh. Vlog ni Atty. Enzo. Mag-react lang ho tayo. No? Tapos sabi niya, idideklarang terorista, wala. Ano yan eh? Hanggang nagdadalawang isip si Rimulya. Paano siya paatras abante sa pag-file ng kaso kay Arnie Tebes at pinapalibre niya si Pride Henry Tebes, nakakagalaw pa rin yung Tebes, nagagamit pa rin yung pera nila, nakakagalaw si Pride Henry, nagagamit yung connections, o yan na, nakakapag-hire na ngayon ng mga abogado, pinoprovide na ngayon ng mga abogado yung mga testigo na dati dinidiin si Arnie Tebes nung una. Pag may testigo na yung mga yan, lalakas na ang loob niyan. Yan na yung nangyayari ngayon. Di ba? Enzo Recto. Ang istorya kasi uno nung vlog ni Atty. Enzo, itong mga testigo, yung mga nahuling mga gunman, yung mga nagmasaker doon kay Governor Digamo, dati ho, nagbigay na ng ano yun, di ba mga boss? Ng statement nila na ni-recruit lang sila ng isang nagngangalang Miranda. Di ba? Ngayon, nahuli yung Miranda. Oh. Nung nahuli yung Miranda, sabi ni tinanong si ano, na dating bodyguard ni ano eh, ni Arnie Tebes yung Miranda. Tinanong naman siya. Inamin naman ni Arnie Tebes na dating bodyguard ko yan matagal na. Sabi niya, di ba? Yun ang tinuturo ng mga gunman ho dati eh. Ah, na yun ang nag-recruit sa kanila. So, yun ang 11 nahuli, bukod pa kay Miranda, nagbigay na ho ng statement nila yan. Oo, na nagdidiin nga dito kay bilang mastermind ng nangyaring massacre, eh, si Arnie Tebes. Oh, yun. Ngayon, eh, hindi ho napaila ng kaso. Ang court na balita, isasampan na dapat yung kaso laban kay Congressman Arnie Tebes sa pagpatay kay Digamo at yung pagkadamay ng siyang pang-iba. Kaya bali, sampu yan. Ngayon, ang nangyari, hindi natuloy ang pagsampa ng kaso kahapon. Ang malaking katanungan, bakit? So, sa press conference na sinagawa ni Buying Rimulya, so ang lumilitaw, pito mga kabunyog, ha? 7 testigo sa pagpatay kay Governor Will Digamo, ito yung mga talagang sangkot sa pagpatay, ano? Ito yung mga nahuli sa hot pursuit operations, yung mga may sumurrender din doon. Hindi po ba maalala natin, matapos mahuli yung mga dating mga military na yon na involved sa pagpatay kay Digamo, kaagad-agad tinuro nila si Congressman Tebes bilang siyang nasa likod. Pag-retrace kami, dumating doon, sir. Pagkakad na kami, sir. Pero ang alam namin, sir, matagal na pala itong plano nila, sir. Okay. Sino, sir, ang mastermind ito? Ang alam ko, sir, si... Ang alam ko na nag-recruit sa akin, sir, si Marvin. Okay. Tapos, ang sinabi sa si... Ang sinabing? Si Marvin nga, sir. Okay. Yung, ano, nag-uwan sa amin. Sino nag-utos kay Marvin? Si Kong daw, sir. Sinong Kong? Tebes, sir. Kong Tebes? Sir. Okay. Bakit kasi? Kaya, dinala sila sa NBI, sa Metro Manila, at doon na sila kinuna ng mga salaysay. So ngayon ang lumalabas mga kabunyog, mga kababayan,
bumabaliktad na. Hindi na nagko-cooperate sa gobyerno. Yan ang malungkot yan. Pinatagal ng pinatagal kasi nito ni ano eh, ni Rimulye. Nakagawa ng ano eh, kumbaga nakagawa ng counter moves ang kalaban. Ay mapera yun eh. Mapera yun. Kayang mag-provide noon ng lawyer doon sa mga akusado. O ngayon, nahihirapan na si Rimulya. Sabi niya, bawat daw kasi akusado, mayroon ng sariling private lawyer. Hindi niya raw, hindi nila alam sinong nag-provide ng lawyer. Ay siyempre, i-advise ng lawyer na yon na huwag na kayong magsalita. Ha? Kami nang bahala sa inyo. So wala na. Hindi na nagsasalita. Ibig sabihin, sabi nga ni Rimulya, inamin niya naman, posible pa ngang mag-recant. Ibig sabihin, bawiin yung kanilang mga sinabi. Pwedeng ganun ang mangyari. Oh, kaya malungkot ito. Kasi pinatagal ng pinatagal ni Boying Rimulya, syempre nakagawa ng counter moves yung mga kontrahakbang. Ito naman ho ang para sa akin dito, Atty. Enzo. Kung magre-recount sila, sinasabing ko, babaguhin ang kanilang sinabi. No? Pwede. Pero ano to eh, at tinuro nilang ano si Tevez, di ba? Ngayon nakakulong ho yan. Yung mga tao na yan, nakakulong na ho sa NBI yan. At yun nga, yung pito, ayaw na raw makikooperate sa gobyerno. Sabi ni Rimulya. Oh, at meron na silang kanya-kanyang private na abogado. Tanong, mga boss. Sino kumuha ng abogado? Eh, mga nakakulong ho yun eh. Tsaka isa pa, wala akong kapasidad yung mga yun para kumuha ng abogado na private. Tagi-tagi isa raw ah. Na abogado ah. Ah? Ngayon, ang tinuturo nila, siyempre, sino nga naman ang magbibigay ng abogado sa pito na yun eh, nakakulong. At sinong ko... Ewan ko mga boss ah. Ewan ko Atty. Enzo kung tama ako. Eh di tapos na. Kung sino yung kumuha ng abogado para doon sa pito, eh di yun ang mastermind. Ano sa palagay niyo mga boss? Di ba? Nangangahulugang yung mga tao na yun na pumatay, na nahuli sa hot pursuit, eh tauhan nga ni Tevez. Ba't niya bibigyan ng abogado kung hindi niya, gaya na sinasabi ni Tevez, wala akong kinalaman dyan, hindi ako yan. O, di ba? Simple. Ba't mo bibigyan ng abogado yun? Kung wala kang kinalaman dyan sa mga tao na yan. O, at yun nga yung sinasabi nitong tao kanina na naglalakad, napanood niyo naman ako siguro eh, na ang kumuha sa kanila, yung Marvin Miranda. O, tinanong naman si Kong Tevez, si Arnie, kilala mo ba yon? Oo. Dating bodyguard ko yan, matagal na. Oo. Ay, ano pang iimbestigayin? At saka ito nga mga nahuli naman na to, nagbigay na ng kanilang salaysay na ang iisa ang tinuturo na sila ay nirecruit nitong Marvin Miranda na dating bodyguard ni Congressman Arnie Tevez. Oo. Simple. Ba't gugulo niyo? Ngayon, ayaw na raw makipag-cooperate sa gobyerno. Ayaw na raw magsalita. Kasi nga, may kanya-kanya na silang abogado. O eh, anong connect nun? Lalong dumali. Simpleng-simple lang. Sino kumuha sa inyo? O, kayong mga abogado kayo. Tevez. O, si Tevez sa mastermind. Ano pang abogaduhin mo? Di, talaga itong mga abogado, kung minsan ito nagpapagulo eh. Di ba? Hindi inaamin ni Tevez na may kinalaman siya sa pagkamatay sa pagpapatay kay Governor Digamo. Di ba? Nahuli ngayon yung mga pumatay, hot pursuit. 11, nahuli nilang lahat. Nagbigay ng kanilang
salaysay. At yun nga ang sinasabi, sila ay mga ni-recruit lang. Oh. At hindi nila alam, napapatay pala sila ng tao. Yun ang sabi. Oh. Akala nila meron lang mission na parang sabi pa yata tungkol sa droga eh, parang may re-raid din yata, parang ganun lang, parang may kalaban sa negosyo, parang ganun eh. Hindi nila alam na ipapapatay si Governor Digamo. Tapos yun na, sinabi na si Kong Tevez, sabi nung naglalakad, di ba? Oh. Sabi naman ni Tevez, wala akong alam diyan. O eh bakit mo bibigyan ng abogado kung hindi mo kilala yung mga tao? Simple. Yung mga boss. Oh. Maski na hindi na sila hindi na sila umimik diyan. 1 plus 1 2 na lang to, Attorney Enzo eh, di ba? Kung sino yung nagbigay ng abogado diyan, siya mastermind. Diyan sa mga pumatay na 'yan. Oh, di ba? Ay nako. Mag-collab na po tayo. O, di ba mga boss? Ganun lang kasimple eh. Wala siyang kinalaman. Sabi niya, di ba? O, hindi ako. Eh, ba't bibigyan ng abogado yan? O, yung mga pumatay. O, ewan ko sa DOJ. Department of Justice na to. Injustice, sabi nga to. Injustice. Tsaka yun sinasabi dito sa vlog ni Atty. Enzo, pilit nilang nilalabas yung Henry Tevez, yung kapatid. Bahala na yung injustice. DOJ dyan. Paano niya? Pero sinisiguro lang dyan, Tevez ang may kinalaman dyan. Dahil nga yan, sila pa nagpo-provide ng abogado doon sa mga nadakip eh. Ikaw ba kung wala kinalaman, ba't mo bibigyan ng abogado? Para naman, ano pa nga? Wala akong kinalaman dyan. Tapos ako magbibigay ng abogado. Kagaguan naman. Jeff Ramos na, shout out ha. Magandang gabi po tayo. Magandang buhay po sa atin lahat. Oh. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox. Tanong ko lang, ba't may mga taong katulad nitong si Maharlico ay talagang napaka-immoral ang tabas ng bibig nito? Isa pa ito, ani ni Ka Enzo, tao pa ba rin ito? Yan pa, kung si Digong, sama rin ang tabas ng bunganga, di ba? Yan, ordinaryong tao lang si Maharlico. Raul Villanada ulit to. Yan si Maharlico, inahanap ng mga Pinoy dito yan. Magaling magtago, ganun! Nandiyan ka rin ba sa ibang bansa, Raul Villanada? Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Ay, nako. Itong si Maharlika, wala akong tiwala dito. May kabastusan itong babaeng ito. Wala akong ganang pakinggan niyan, Sir Rox. Sensya na. Sana idiretso niya salita niya, hindi yung alias-alias lang. Total, dire-diretso siyang magsalita, di ba? Totoo yun, Elizabeth. Parang Jeprock nga siya eh. Raul ulit to, sabi ni Raul. Talagang wala na itong si Remulla. Ang mga sinabi niya ay bumabalik sa kanya. Como ba acquitted? Ay hindi. O como ba acquitted? Ay hindi guilty. Tanong na mabigat. Yan, SDOJ. O nga eh. Ana Llaneras, shout out. Sumagot si Ana eh. Kaya nga never never give your vote to Remulla. Bato, De La Rosa, Hali Roque, Panelo, Sara Duterte Carpio, mga traitor sa bayan, salamat. Welcome to the club, Ana Llanera, Llarenas. Elizabeth Iscari ulit to. Ay nako, ito namang si Bato, maepal talaga. Bakit kailangan sabihin niya sa mismong session ang baho ni Digamo? Pinatay na nga yung tao. Ang masakir pa, ginawa tapos yung batuhan ng baho sa isa't isa ang ginawa ng mga ito. Di sila pinasosweldo ng taong bayan para magchismisan lang ginawa. Dito pinapakita kung gaano sila kabobong
mga senador, kakahiya sila. Mga walang kwentang nilalang, bakit siya nandyan sa Senado? Kayong mga bumoto dyan, ipis, naata ang utak ninyo o nasilaw lang, nasilaw sa kinang ng pera. Hay, kakahiya kayong lahat at sagad sa kabubuhan nila, Sir Rox. Jimmy Bautista, shout out. Malaking sira ulo niyan si Marlica at nakikinig sa kanya. Totoo yan. Ah. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. God bless po sa atin lahat. Friend Amy Bingson, shout out ah. Belinda Magtangob, my friend, shout out. Friend din ni friend Amy yan eh. Ah, grabe ang sabi ni friend, tumatawa si friend Amy. Grabe sa pagkamarites si Mahaliko, pero okay lang yan dahil mas lalong nalalaman ng mga bumoto dyan sa Kuting ng Norte kung anong klaseng tao siya. Matitigas kasi ang mga ulo, sabi niya. Elizabeth Iscari ulit. Sir Rox, happy Mother's Day po sa lahat ng nanay, ina, mama, mami at sa asawa niyo. God bless po sa inyong lahat. Good night. Good night, Elizabeth Iscari. Ay, may Bingson ulit. Dapat pagbutihin ni Marlico ang pagtatago dahil grabe ang mga pasabog niya. Hindi kakayanin ng First Family ito mga binubulgar ni Marlico. Totoo. Ha? Marami pa eh. Yung dapat itatapik ko ngayon, friend Amy. Kaya lang eh. Ano ko tong tungkol dito sa pagkuha raw, pagbibigay daw ng abogado dito sa mga akusado. Pito ha. Binigyan ng tagi-tagi sa private lawyer. Ano ko ang puso? Oh, di ba? Eh sabi naman doon, sino daw ang nagbigay? Sabi ni Mayora Digamo eh. Eh siyempre si Tevez, sino pa? Oh, di si Tevez ang mastermind, tapos na. Ano pa imbestigahin? Oh. Paiikutin niyo pa? Dahil binabigyan ng abogado yung pito at ayaw na makipag-cooperate sa gobyerno? Malaking katangahan yun eh, para sa akin ha. Nandun na eh. Kung hindi ikaw ang mastermind, ba't mo bibigyan ng abogado yan? O, oh, diba, Tevez? Hindi naman mahirap isipin yan, mga boss, diba? Elizabeth Iscari ulit. Naku, Sir Rox, ubod ng bobo, ang boboto dyan kay Bato. Oo, yung mga bayaran lang na tao. Sila lang naman ang kanyang ibenta nila ang boto nila. Kaya ganito kabagsak ang buhay natin dahil dito sa mga bobong tao. O dahil this is smart magic na bayarin. Totoo, kakagigil talaga kung sila na uli mga walang kwentang nilalang ang uupo uli diyan sa Senado. Ay nako. Malamang 'yan, Elizabeth. Malamang 'yan. Malamang sa alamang. Librado Ludovico, shout out. Blessed Monday morning from Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Ron Jelly, Joral Jelly, shout out. Sana tuklawin ng puting ahas ang mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Hay naku, Pilipinas, only in the Philippines. ICC na lang talaga ang kailangan. Totoo yan, Librado. ICC lang talaga. Arnulfo si Diego, shout out. Friend Joe Flores, shout out. Menopause na, masyadong busy. Sir Rox, sabi ni Joe Flores. Oh. Good morning. Them are fighting words. Galing kay Gollum. Tawag na ito si Joe Flores kay Marlico, si Gollum. Kung umuusok ang galit ng mga Marcos sa kanya, baka ngayon ay nagliliyab na. Kung may mga resibo sana si Gollum sa mga pinagsasabi niya, ay mas mainam sana siyang pakinggan. Meron naman siyang resibo eh. Trenjo eh. Galing nga raw sa kamag-anak ng mga ano eh. Oo, puting ahas nga eh. Nandun daw sa Malacanang eh. Oo. Parang si ano lang to, si ano, mas masahol nga lang to kay Deyo Makalma. Dahil si Deyo Makalma, meron siyang mga bubuit. Ito, puting ahas at mabangis yung puting ahas ha. Yung mga impormante ng puting ahas, mababangis. Bukas, meron na naman tayong ano, siya na naman yung puting ahas, ha? Mabigat na naman yung puting ahas bukas, Renjo.
Dito M, shout out Karox. Mukhang di namamantikaan yan, kaya galit sa ahas na puti. Totoo, ah. Maria Crosan Vlog, shout out. Sir Roque, ang danger lang dyan, pag maalis si Marcos, si Sarah ang palit. Which mas nakakatakot. At yung plano ng ama at ni Gloria, pag nangyari, yan, successful. Taimtim na panalangin talaga dahil nasa bingit ng bangin ang Pinas. At kawawa tayong mga mamayan. Wala pong kabig ibigin sa dalawa, Marcos and Duterte. Ang pag-asa ay ang lakas ng buong mamayan para alisin ang mga berdugo masamang damo sa politika. Totoo yan, Maria Crosan Vlog. Ah, yun nga lang eh. Hindi nga eh. Huh! Nung sana, nung nagwawala si Commissioner Rowena Aguanzon. Gandang-gandang tiyempo yun eh. Hindi sana natuloy ang eleksyon. Ha? Susuportahan mo lang si Commissioner Rowena Aguanzon eh, na hindi yan dapat makatakbo. Maraming nagsasabing hindi yan dapat makatakbo. Pero ang nanalo, kumulik. Oh, di ba? Pinatakbo nila eh. Oh, pinapumayag sila eh. Oh, di ba? Oh. Nagwala nga si Commissioner Rowena Aguanzon kasi di nila sinama yung boto niya eh. Di nila binilang eh. Oh. Di ba? Galit na galit siya kay Peralino. Oh, di ba? Natatandaan niyo naman siguro, di ba? Oh. Kung talagang noon, gumalaw ang tao na may-ari nitong Kumpanyang Republika ng Pilipinas, hindi natuloy yung eleksyon na yan. Kasi nga, hindi dapat makatakbo si Bongbong. Oh, hindi naman ayon lang sa atin. Ayon kay Commissioner ng COMELEC Rowena Aguanzon, ayon kay Retired Justice Antonio Carpio Chudorte, Kim Inares ng BIR. Ang lalaking tao po niyan. Hindi mo nang sabihin mga bobo yan. Dating Chief Justice nga ng Supreme Court si Antonio Carpio. Oh, wala eh. Ngayon, wala na. Oh, mahihirapan na. Kailangan talaga isang leader na matibay para na, nakalantad na nagkaroon ng dayan. Eh, wala nang gumagalaw eh. Sana nga, magtagumpay ang TM trial nila ka-insurrecto. Oo. Paano? Oo. Sabihin mo, yung magagbabagong style ng butuhan dahil lang saan? Sana nga. Kung pero malabo po yan. Kasaswapang sa pwesto niya, mga nakapwesto na yan, hindi na yung bibitaw. Masahol pa sa tukuyan kung kapit niyan para mga lintayan. Oo, di ba? Ay, nako. Ben Torres, shout out. Dapat may impeach yan si Rimulya. Sino impeach? Batang Marcos eh. Nico Tecnico, shout out. Sir Roque, sana po ay maagang gumalaw ang mga mamayan. Huwag na sanang hintayin pa ang eleksyon. Ito na lang ang paraan na makawala ang bayan sa pagkakagapos sa mga pusakal na tulisang mandurugas at sakim sa kapangyarihan. Oo. Yun nga eh, tama ka dyan, Nico Tecnico. Oo. Ang tanong, paano? Sino? Yun. Tao. Kailangan gumalaw ang tao. Makopya nyo man lang yung People Power One. Ang ganda-ganda ng People Power One, maiiyak ka. Yung sa People Power One, ang ganda. Ganda talaga ng pagkaka-assemble, no? Totoo. Ah, pakaganda. Cassandra Daisy, shout out. Mr. Rox, happy Mother's Day to your wife, family, and to all warriors. Si Maharlico ay troll ni Duterte. Nakikita niya ang mga Marcos pero ang boss niya na si Buksingera ay busy sa pagpaparami ng posisyon sa bilyon ang pondo. Naghahanda na siya sa 2025 at 2028. Paano siya makakapokus sa DepEd na pinaka-importante para hindi maging mangmang ang mga young generation? As VP,
Ano ang nagawa niya? Milyon ang pera doon plus confidential fund. Namigay yata ng pang-toothbrush. Anti-toothbrush ba? O bola? Vice chairman sa LCAC na bilyon ang pondo. Tapos, gusto pa niya ng ROTC, bilyon din ang pera. Let Sarah lead yan ang... Let Sarah lead yan si Maharlika. Mas maayos naman si Marcos kaysa kay Duterte. Oo naman. Pero kay VP Lenny pa rin ako, ha? Joaquin Mesa Jr., shout out. About Amy, na anak, anakis kuno. Masarap kasi ang feeling prinsipe siya. Kaya okay lang siguro in his mind. Like Simone, the alleged natural child of Charles and Camilla. Masarap kasi, di ba? Ah, tama-tama si Joaquin Mesa. Friend Sherwin Sapeda, shout out ha. Ang inyo pong Tita Deli ay bumabati ng magandang buhay sa ating pong lahat, Sir Rox. Di man po kaiga-igaya ang mga nagaganap sa paligid, bunga ng mga hasik ng kadiliman. Mabuhay po tayong lahat, Sir Rox. Di po napapatinag ang mga tigasin ng mga taga Cavite. Masakit man po sa damdamin dahil palagi po kaming nabobodjak. Dahil sobra daw po kaming husay. Di ko lang po alam, Sir Rox, kung saan banda. Parang sa paepa lang yata, Sir Rox, buisit. Damay-damay lang talaga. Kaya mas gusto ko na talaga, Sir Rox, paampon ako kay Sister Grace. Baka sakali, Sir Rox, kahit sa patibayan ng dibdib, mapamanahan niya po ako. Sa pakapalan po kasi ng mukha, Sir Rox, maapaw po kami sa ganyan. Saka sa anting-anting, Sir Rox. Kaya nga po, everything we touch and says, parang magic, nababago po lahat. Maski desisyon ng desisyon sa korte. Buti lang talaga, Sir Rox, nauso ang face mask. Diyos ko Lord, bakit po sa dinami-dami, bakit siya pa? Sir Rox, kahit pa siguro makeover, di na po kakayanin sa tigas at kapal ng face. Kinambwisit, lumayas ka dyan, hoy. Pati kami, nadadamay sa kahusgahan mo. No? Pati kami, nadadamay sa kasyungahan mo, sabi ni Prince Sherwin. Shout out! Sherwin sa Pedas Angel, ha? Vivian Figueroa, shout out. Ingat po kayo sa copyright. Okay lang kay Maharlika, pero sa iba, baka kayo madimanda. Hindi. Salamat sa concern, Vivian Figueroa. Welcome to the club. Friend Sherwin Sapeda ulit to. Maharlikang gabi muli sa'yo, Sir Rox. Sabi ko naman sa'yo, Sir Rox. Ano man ang hidden agenda ni Madam Maharlika, just let it be na lang po, mga kapatid. At least, wala man po tayong alagang puting ahas, meron naman tayong maalindog at maangas na ahas. Ha? Huwag na po dating basagin ang kanyang trip, Sir Rox. At least, po sa kanyang matitinding pasabog, baka po sa bandang huli, meron naman po tayong mapala. Totoo yan, ha? Preserving ka, ha? At habang talaga siya, Sir Rox, walang kinatatakutan. Ha? Malay mo, malay niya, malay nila. Siya na pala ang mahiwaga at ang hinihintay ng lahat. Magsisindi ng kandila, o, di ba? Kaya chill lang po tayo, Sir Rox. Buksan ang ating mga mata, talasan ang ating tenga. Kasi heto na. Pikon na. Mga binoboljak niya, ready to attack na. Totoo yan, ha? Kakasuhan ng araw yan, eh. John Villanueva, shout out. Karoke, si BBM hindi talaga karapat-dapat naging presidente dahil marami rin kalokohan. Nagdroga, hindi nagbabayad ng tax, tapos nakabuntis pa pala ng pinsan niya. Nanalo lang siya dahil sa pandaraya. Oo, tiyan mo. Problema nga eh. Wala namang ano, kukunti tayo na ano, hindi pwede. Kailangan mga parang people power one, ganun. Ha?
kumpleto, Ricardo, oh, di ba? Pero sinabi ko naman sa inyo kung anong naging recipe ng People Power One, di ba? Anong Ricardo ang ginamit? Oh. Ha? Rosario kontra bala. Oh. Yung tangke hindi makaabante. At that time, pinanood ko yun. May mga helicopter pa. Wala. Yung tangke hindi makausad. Bakit? Eh, puro PWD ang nakaharang. Eh, tsaka mga madre, pare, nagdadasal. Sasagasaan mo ng tangke? Kakatangkehin mo? Oo. Oh. Talo si di... Talo, ha? Nanalo tayo, di ba? People Power One. Pag yun ang nangyari, pwede. Kaya naman, eh. Kaya lang sino ang magli-lead, ganun. Lalo yung Comelec, masyadong ano yung Comelec, ng kamote. Yan ang nagpapahamak eh. Oh, ito. David Alwin Mendoza. Welcome to the club, David Alwin Mendoza. Good evening, Carox. Kaya ganyan po si Mahaliko kasi bayaran yan ni Nasara at digom nyo. Kapag na-aus nila si BBM, ang papalit ay si Sara, dying potpot. Sara, dying potpot. Kaya dapat isuko na sa ICC. Yan si Digonyo. Totoo. Lorna Picauco. Shout out. Long time no si Lorna Picauco. Ngayon lang nag-ano. Sabi niya, maraming mga durobo at traidor sa bayan at mga balimbing. Ang mga balimbing parang mga linta kung saan maraming dugo doon kakapit para sumipsip ng dugo. Para sila mabuhay pati mga pamilya nila na in the future magiging corrupt din. Wala akong bilib sa mga grupo nila Maharlika at lahat ng mga pinagsasabi nila. Dahil pare-pareho lang sila na mga linta sa gobyerno. Totoo yan. Moody Muma, shout out. Hi sir, good evening po. Ang masasabi namin sa sinasabi ni Bato, bakit magbibitaw si Bato ng salita na walang malinis sa Digamo at Tebes? Paano paano ang nadamay? Wala lang yun? O, diba daming nadamay? Siyam yata yung nadamay. O, plus yung mga tinamaan pa ng bala na hanggang ngayon eh, agaw buhay sa ospital. Mga ano yata, more than 10 yata, 17, ganun. O, oh, paano yun? Ito si Bato na to eh. Walang matibay, walang matinuto si Bato eh. Ha? Wala nang justice sa mga namatay? Oh. Naramdaman ko ang puso ng mga damay parang apoy na naglalagablab sa galit sa kanilang mga puso, lalong-lalo na ang mayor na Mrs. Digamo. Oh. Melchor Tolentino, shout out. Ang comment ko lang kay Maharlika, alam niya pala ang background ng Marcos is, bakit sinuportahan niya itong eleksyon? Maswerte si Maharlika, maraming malilimutin na Pinoy. Totoo yan, ha? Hindi naman tayo yun, Melchor, di ba? Tayo'y nakikinig lamang sa kanyang mga pinagngangangak-ngak, ha? Jane L, shout out, Jane L, ha? Sir Rox, hayaan lang natin si Maharlika sa mga spill the beans. Pakikinabangan natin yung mga revelasyon niya. Tawa-tawa ka dyan, eh. Kita mo, di natin alam may anakis pala si Kuting ng Norte sa pinsan daw niya. Saka kita mo naman, Sir Rox, yung puting aas niya eh, kamag-anak ng Kuting. How sad, ha? Jane L. ulit, oh. Sir Rox, kung totoo ang mga revelasyon ni Maharlika, eh, dehing sana magtagal na binabanatan yan ni Lisa Smugs, ha? JNL ulit to. Sir Rox, sobrang tapang ni Maharlika. Big atin din siguro ang backer nito. Baka taga Norte. Ano sa palagay mo, Sir Rox? Your guess is as good as mine, ha? Ines, Ines, shout out. Sir Rox, watching from Balayan, Batangas. Stay safe. Stay healthy. Yeah? Stay healthy always from Sherwin's Angel. Your forever supporter. God bless. Salamat, mga friend, ha? Salamat talaga. Manuel Toribio, shout out. Welcome to the club, Manuel Toribio. No vote for Bato, sabi niya. Michael Edwin, shout out. Kaliwa, kanan o gitna, si Bato, hindi ko iboboto yan. Nakakahiya na ang Pinas dahil sa mga unggoy na yan, ang kakapal. Galit si Michael Edwin.
Li Chang, shout out Li Chang. Sabi niya, baka magkaroon ng term sharing, doon tayo magsama-sama sa susunod na upo. Patalsikin ang toothbrush model. Si Bato, gang iboboto niyo pa? Ibig sabihin, binoto niyo dati? No way. Hindi ko, nanong buwan mo, bakit mo boboto yan? Wala akong binotong ganyan, Li Chang, ha? Di ako boboto ng mga tauhan ni Tandang Ilong. Pinunduhan ni Tandang Durian, yang si Maarlika. Never akong magsusubscribe sa mga ganyang matabil. Ang dila, magaling gumawa ng kwento yan. Alam mo, ang mga Pilipino mahilig sa chismis at blind items. Diyan siya sumikat. Ngayon nga, may vlog siya tungkol kay Senator Laila De Lima na bakit daw na-acquit at gaano daw ba kalinis at ka-inosente si De Lima. Oh! Hindi ko pinanood yun, Li Chang. Alam ko, hindi ko makukurso ng daan eh. Parang nakasyabo na naman siya eh. Oo. Nung nabanggit niya yung tungkol sa pagkaka-acquit kay De Lima, hindi ko na pinanood. Oo. Tuloy natin yung kay Li Chang. Kaya isa yan sa mga nagpapanawagan na let Sara lead na daw. Sus, kita naman isa rin tamad at man red tag lang ang alam. Baka naamoy niya tatay niya na si Pacquiao na hindi nagtututbras. Kaya tuturuan daw mga magulang magtutbras ang mga anak. Kung si Dayunyo nagkukukain, so no doubt si ating nag iis is etay. Sumagot si 3JC po. Sabi niya, ako din. Di ako magsusubscribe kay Maharlico. Pero okay siya. Dahil may mga revelations siya. Madami kayang pakinabangan natin sa sinasabi. Pero kuidaw, wag na wag tayong magtitiwala dyan. Kaya yan nagsasabog ng mga balita kasi may nagpipid. Diba, Sir Rox? Totoo yan. 3JC ka. May kuidaw ka pa. Tagalog ka talaga, no? Hindi ko maintindihan to, Hapon. Chinese siguro to, Japan, no? To. Kung sino ka man, ha? Welcome to the club, ha? Sabi niya, demonya ang tingin ko kay Maharlico. Kung meron mang ganyan, pakialam, sunog na ang kaluluwa nito. Dali Ramos, welcome to the club, Dali Ramos. Watching from Abu Dhabi, Albatin, sabi ni Dalio. Sino kaya ang puting ahas na yan, sinasabi ni Maharlika? Matindi ang kamandag ng puting ahas na to, ah. Mag-ingat ka, Maharlika, baka yan din puting ahas na yan tumuklaw sa'yo. Totoo yan, ah. Alberto Olaer, shout out, ah. Karox, malupit din. Karox, ang malupit, hindi yung puting ahas. Ang malupit, si Maharlico, liko-liko, parang bitukang manok. Zigzag road. Sa Kitaw, tao, bukid nun, si Maharlico. Kung magsalita, paliko-liko, parang manok na nangiklog, putak ng putak. Totoo yan, Alberto Olaera. Shout out to Lord Garcia, my friend. Dan Laya de Los Santos, shout out. Bayad utang si BBM sa mga financier niya nung halalan. Totoo yan. Rolando Resco, shout out. Grandstanding lang si Bato. Malapit na kasi matapos ang termino. Ha? Mga tanga, palakpakan pa. Totoo yan, Rolando Cruz, ha? Marcelo Kilaw. Welcome to the club, Marcelo Kilaw. Sabi niya, dapat wala nang tumaya sa dyan. Dahil wala namang mananalo dyan na iba-iba sila lang. Totoo, yung loto, wala yan. Pag medyo ilang daang milyon na naman, biglang milyonaryo na naman kayo. Kaya yung taong bayan, nauubos dahil umaasa sila na magkakaroon sila ng biglang yaman na ganyan. Wala pa akong karamihan tumatama dyan, driver, labandera, farmers na ayaw ipasabi ang pangalan dahil baka raw sila ma-hold up. Wala naman akong nakitang dyan eh.
meron ba kayong ano na nakakita na isang tumama na biglang yumaman na wala akong alam eh. Oo. Tapos biglang may tumama na 400 mahigit, sabay-sabay tumama. Bueno. Judy Sabiliano, shout out. Si Tonying, naging bulate kay Maharlika. Ah. Zoe Blanca Flor, welcome to the club. DDS yan si Maharlika, Karox, at supporter ni tatay. Kaya hindi tayo sasakay sa mga paniniraan nila kay BBM. Kahit totoo ang sinasabi niya. At baka tayong mga kakampiks ang gawing sakripisyo ay maghugas kamay sila. Wala silang pakialam sino maging presidente kasi gusto nila si Sara ang uupo. Lapid Fire September Vlog. Oo. Kaya dumipensa si Tatay Bato, Kibuloy, at mga Alipores kay Bantag. Huwag tayong sasakay sa drama nila at nagsusulisit lang yan ng mga simpatya ng mga kakamping. Totoo yan, Zoe Blanca Flor, ha? Hindi naman sila lulusot sa kakamping, ha? Erlinda Chu, welcome to the club. Natandaan ko ang guard ni BBM. Sabi niya, pag may birthday daw si BBM, kuha na lang daw sila sweepstake 200,000. Ang laki na yun, ba? Totoo ba yan, BBM? Tanong ko lang, totoo ba yan? Hala, kakatakot. Totoo yan, Erlinda Chu. Ha, sila lang tumatama dyan. Kalokohan yun. Shout out, Eman Escalona, anak. Ha? Ay, nako. Mission accomplished, mga boss. Hanggang bukas po ulit. Mm-hmm. Boy Hong Kong Balong, shout out. Ha? Nabot ako ng mag-aalas 10 na, oh, mga boss. Magandang gabi po. Dasal. Yun lang ang panlaban natin dito sa mga nakaupo na mga kampon ni Kibulog. Ha? God bless, mga boss.